around that time. Kapag free farm siya. Yun, saka isa pa, sobrang ganda rin ng Scaldi dito sa game na to. Yes! Sobrang ganda talaga. Natural carrier pa ng ayaw Scaldi. Yes, etong so, si Medusa. So, kailangan lang protektaan ng RSG yung kanilang Medusa dito. And then, that's it. Si Medusa na uubos dito sa heroes ng UDVS 1. So, may kaya naman nila. Isa pa yung Medusa, meron siya rito kasama ng Enchantress, 'di ba? Tuloy sila sabi mo kanina, malakas sa lane, malakas mag-baby ng lane. Oo. Oh. Makatapat nila 'to, Mars IO yata ang katapat nila. Kaya-kaya ng ano yun, Enchantress eh. May nature's attendance pa, so talagang napakahirap. Pero meron muna tayong post mga kaibigan. So kung kayo, ayan, may mga opinion kayo diyan and comments, mag-comment na kayo down below. Yo, sabi na maganda is i-like and share niyo yung ating stream. Ayun. Siyempre tayo yung official broadcast official broadcast for Southeast Asia. Tama. So ayan na, RSG versus UDV game number 2 na tayo sa mga kaka-tune in. Palang mga lot. So let's see. Because early smoke for both teams. So ganito na talaga yung ginagawa usually to set up wards and possible first blood team fight at early. Ayan. Kanina si JG yung na first blood din. Oo. Nakita yata ng Ember na may nilapag. JG. Oy, tumama yung stroke of fate. Speaking of JG na naman. Swashbuckle. At nandun na naman yung Dragon Tail. Ako po, dalawang segundo ka ngang tunganga. At JG, mga kaibigan, he will be again. Oh, for the second time, mahalan talaga namin yung Lupon. Lupon number one. Oh, siyempre, PNXBet.io. Siyempre, gamitin niyo yung promo code LuponWX. Wala, playoffs. Pahinga muna bukas yung NBA. Break, mga kaibigan. Tapos, play-ins na. At sa wakas, bago magtapos yung season, nanalo yung Lakers. Ayun. 4 odds nun? Ayun nga, shoutout kay Kuya Nick na tumama pa nga doon sa May Lakers. Ano na kasi, tawag dito kay Jay, close out ng NBA. Mm-mm. Ano na, papasok na ng playoffs. Tama. So, ayun. Speaking of JG, si JG na naman, ulit. Naulit na naman ang nakaraan. Uy, show you. Okay. Sino yung mag-contest ng route? Pero 2-4-2 lang naman kay Gino. Decent lang. Ice lang. Oo, 2-4-2 lang. Sino nakakuha ng first blood? Sino nakapagbag nun? Ay. Nakalimutan ko, pero... Kung si XR, you learn... Ayun si ano, Roger. Ah, si Roger. Ayan, meron siyang kill dyan sa may scoreboard. So, tignan natin dito ang Medusa. You have my face. Gonna be okay lang naman dyan sa may... bottom lane, I believe, hindi naman siya yung tipong magagrass na itong isang Mars and Io. So, talagang farman yung mangyayari dyan. Meanwhile naman, dito sa may middle lane, talagang, ayan, suntukan. Wala dito. Dragonite, di, mahirap ka rin mapanish to. Oo, lalo-lalo na kapag mabilis yung level ng isang DK, talagang wala. Ra-right kicking na siya. Even nga si Storm, Ember Spirit dito, magkaroon siya ng flame guard, talagang iindayin lang ni Exiler yung damage mamaya kapag nag-level up na yung Dragon's Blood niya. Parang nung kanina, nakita natin nung ginamit ng UDB, di ba ginamit ni Rupido, nung nagkaroon na ng level 2 Dragon Blood, wala na, hindi na sila pinapansin ng Dragonite, okay na. Oo. Tapos magbe-bray double bracer lang, di ba? Makikita mo nga dito, hindi na siya na gano'y Quelling Blade eh, si DK. He knows na, okay, sapat naman na yung damage ko. Oh. In order to secure creeps dito sa may gina. Look at DK's deny, daddy eh. Dami, no? 4-6. So, na-outplay talaga ni Exiler siya, no? Entire creep wave, na-deny niya. 6 creeps. Sakit niyan. Uy, patay natin yung courier. Ay, hindi. Binibait. Next, I learn. Oo. Pero JG, ha. Ito na yung play na parang parating na nakikita sa kanya. Level ko na Dragon Blood. Mm-mm. Ito yung parating play na nakikita ko sa kanya. The last time yata, Huskar yata yung naging katapat niya nun. Huskar ba? Huskar Ember? Oo. Ember Spirit siya. Tapos meron siya nakatapat sa gitna na talaga yung ginawa niya na lang. Nag-backdoor na lang talaga siya eh. Hirap kasi no, ng Ember versus Huskar, lalo point, level 5. Oo, level 4, level 5. Kati sa ulo nun. Papahirapan ka talaga eh. Talagang kakainin mo yung damage ng isang Huskar. But let's see, Roger naman dito. Ayan,
okay lang naman na yung Medusa, nakakapag-farm ba ng maayos, pero mas maganda yung nagiging lane dito ni Rupido. Uy! Uy, buti hindi kumapit. Hindi nga kumapit. Hindi. Medyo kalungkutan yun for the Medusa. Habang Xiaoyu, habang yung kanyang earn. So, good din naman yung Vessel dito, no? Uy! Oh my God! Gulat na na-burst nila, no? Swashbuckle tapos stroke of fate. Oy, yun lang, sinabay nila. Level 1 na swash. Ano yun, puno buhay ni Ken, di ba? Hindi ko hanap mo. Alam ko puno yung buhay niya, it's just that nasa 400 lang ata. 400 or 300 yung buhay niya. Kaya na-burst siya ng ganun-ganun. Oh. Kahit ako nagulat ako. Oo, oh, may mana shield. Tignan natin, nandun yung alaga. Nandun si Pineapple Guy. MKS, inahabol, one more hit. Okay, Lucify. Makakagante, pero mukhang pwede yatang mabigyan itong si Rupido. Nandun yung sustain, KJ, yun lang ang pinakamaganda, no? For this Mars. Oo, buti na nakuha nila si Medusa. At least, uy. Napapunish nila yung top lane. Mm-hmm. Pero tihi, huli. Hihirap na ito. Double Bracer, no? Tapos level 2 na Dragon Blood. Oo, problema pa sa Ember, kung gusto niya mag-rotate, syempre, Dragon Form. Papunish lang yung tower. Hindi ka pa makakapag-rotate ng maayos nang walang aalahan. Wala, you know? Yun. Alam mo yun, iiwan mo yung bahay mo, pero iniisip mo baka, ano? Nakawan. Nakawan ka? Yun. Talagang ang hirap eh. Uy, isa pa. Ko, kamuntikan lang. Buti nga lang meron siyang IO. Tinatay mga ibigan na Roger. Lucify. Yan, buti na lang dyan si IO. And Mars, napabili siya kagad dito. Daddy, ng ano? Raindrop. Imagine mo katapat mo Medusa tsaka ano Roger, Enchantress pero mapapa raindrop ka talaga, no? So right now hindi makapag-lane ng maayos eto si Mars dahil nga low on HP. Nakikita mo ba 'yung ginagawa ni MKS? Ina-advancean niya lang eh. Oh. Alam niya na okay, low ka ng HP, bawal kang mag-lane dito. Diyan ka muna. Alam nila, no? Kung paano mag-control ng lane, no? Lalo yung advantage, no? Lalo ganun, walang buhay. Tama nga raw, KJ. Ina-advance ni MKS kanina, eh. Talagang okay, dyan ka lang. Hindi ka na pwedeng lumapit dito. Okay, so... Level 5 kontra sa level 4? Oo. Halos kalahati rin yung lamang nila sa CS, no? 15, 26 kontra sa 14. 18, no? 26, 18, dadi. 26, 18, tas 14, 6. Malayo, no? Yung experience nga, parang isang level na yung magiging lamang na DK just because with all those guys. And oh my God. Nandun yung damage gun from the Mystic Snake. Yes. Pero si Roger yung makakuha ng kill. At ito na nga yung Harpy. Isa sa mga nakakabwisit na Harpy. Yan. Pero yung isa pa ulit, mas OP. While, okay yun. Si JJ, 413. Okay. Nice rotation coming from the Grimstroke. Tapos first usage of the Dragon Form. And mukhang hindi naman mababasag pero grabe yung damage na madidil dito ng RSG sa may gitna. Especially there's the Siege Creep dito na pwede tumulong sa pag-take ng tower. So, kailangan mag-rustate yata ng support dito sa may gitna. JG! Okay. Nandun yung stun coming from Tihi. Oh my God, Tihi. Oy, you're ako. Dead. He will be focused out. Apat yung babanat nga sa kanya. Papalapit na nga rin yung Enchanted Crypts. Uy, buti na lang. Kaso, wala pa siya rito yung Fire Remnant. Isipin, pinapagtank yung ano. Si Pineapple. Yung Pineapple, no? Aron sa SpongeBob, no? Ayaw na ayaw ko yung creeps na yun dati. Bakit? Bakit? Ang kunat ni. Ang kunat nga, tigas nga eh. Ang tagal mamatay nun. Nakuha pa nga ng Illusionist, mga kaibigan. Pero meron naman silang 40. Finally, ginamit na nga nila. Kaso tinatangki lang ng Illusion ng Dragon, yung aggro nga rito ng tower. Oo. So, ligtas pa rin dito yung mga papasok na creep wave. Nandun yung Witch Doctor to defend. Okay, na-stun dito yung Enchantress. Nag-bounce ng 3 beses. 2 or 3 yata. Boy pa rin dito yung Wagon. Makunat si Exilern. Puputok yung Inkswell. Sustain coming from the IO. Okay. Punishment. Natatamo pa rin dito ng Tier 1 mid lane tower for the side of UDB. 3 versus 3. Exilern. Ang kunat niya. Nandun yung right clicks na binibigay nga rito sa IO, mga kaibigan. Doon din yung dalawang supports. Sobrang na-punish yung middle lane dito ng UDBS. Uy, Medusa? Uy, Medusa. 1v1 versus Mars. Nabot siya ng spear. Meron pa TP nga rito na ayaw sa may bottom lane. Nandiyo nakapag-regen bagay ng mana si MKS. Because of the Mystic Snake, so wala sinabang tigil ng TP. And Medusa, TP nga lang sa may tier 2 tower. Tapos mukhang magpa-farm na lang siya rito ng camp.
Jungle ka. Oo, jungle-jungle na lang muna. And, nako. Dragon form ulit. Ay, nga lang, no? Nandun yung dalawang supports. Medyo nag-soak in sila ng XP rito kay JG. Oo. So, level 5 pa lang siya. Meanwhile naman eto, si Exile level 7 na. Imagine mo, sobrang daming deny. Na itong DK. 4280. 24-6. Yes. Parang one level yung denies na deny dito ni ano eh. Kung makikita mo kasi ganina, pareho silang level 5. Pero pa level 6 na yung DK, yung Ember, kaka-level 5 lang. Yun, di ba pagka-level 6 nga, Dragon Form, Dragon Tail, patay kagad si JG, tapos merong rotation ng Grimmstroke. Oo. Wala na. Tapos sumabay pa yung Siege Creep eh, no? So, kung makapapansin mo yung dalawang support nila, automatic, nasa gitna. Okay guys, take down natin itong mid lane tower kasi wala namang magagawa itong Ember Spirit na level 5 pa lang up against KJ, yung ganitong rundown style na draft, gusto na ito, yung nakukuha mo kagad yung mid lane eh. Diba? Siyempre, ang daming, wala, nag-open up yung map eh for the side of Resurgence, diba? Lalo, itong DK, kung magkaroon siya ng dagger, ang dali nila mag-initiate. Dalawa sila, meron silang dalawang way to initiate eh. Diba? Tapos, meron silang Inkswell, pare silang pwedeng kabitan. Nandun yung follow-up na sa sobrang dali, ang dami nilang pwedeng gawin. At saka parati, kasing ang yung supports ng RSG, they know eh. Kung kailan sila lalaban, kung kailan gagang. And Shao Bonbon dito, nagiging importante yung mga rotations niya din dito. Kasi nagugulat si JG eh. And syempre, iisipin mo, this is just Grimmstroke. Grimmstroke, hindi masyadong tipo na i-expect mo na pupunta sa may mid lane. Pero siguro, he knows na okay, meron naman DK na pwedeng stun and then follow up by the Inkswell and Silence. Silence. Why not? Meanwhile naman si Medusa kahit hindi nahirapan siya sa main lane. Pero, parang TA rin di, tatakbo lang. Although mas mabilis nga lang yung TA. Oo. Pero... ganon din ang mechanics. Same mechanics. Talagang mabilis mag-farm in, nabigyan siya ng proper space sa ngayon ng RSG kasi nga yung laban ng yung laban parating nasa gitna and then yung gitna nabasag na kagad. So hindi ka pwede kung ikaw yung Universe One, hindi ka pwedeng pumasok sa jungle ng RSG ng ganun-ganun na lang without anything. So kailangan katulad nito, merong haste yung Ember pwede pero patapos na eh. Ang hirap kasi kapag pumasok ka dyan, saan magtitipi yung kasama mo in case of an emergency? Wala eh. Isa pang factor doon. Ang layo oh. Yes, oh. Kung sa outpost ka magtitipi, ang tagal niyan. Tagal, oh. Baka umabot ka pa sa teamfight, baka wala ka ng abutan. Diba? Ay, nako. Wala pa na rin mag-bezel itong Pango. Nakabili nga siya rito ng Vitality Booster. Habang si Roger, okay lang naman sa lane. Nakakuha ng PXP yung kanyang Enchantress MKS. Farm in the mid lane. So, win probability, 72% for RSG, 28% for UDB. Pero 10 minutes pa lang naman yan, mga kaibigan. Scary Medusa. Sabi nga na siya ni Zoe. Uy! Rolling Thunder. Pero merong relocate. Ang gandang arena, mga kaibigan. Nag-setup nga rito, mga kaibigan. Naman, yung Witch Doctor ng kanyang ultimate. Ayun. Yung global presence na meron sila. JG. Okay. Akala ko lahahabol pa si JG. Pero DK naman yung na-pick up nila. Sobrang ganda nun. At least napipigilan yung push potential dito na side ng RSG. Kasi kung hindi nila napatay si DK, ganun at ganun lang yung gagawin sa kanila ng RSG. Buti na lang willing silang indepensahan yung top lane. Kasi nga, pasag na yung middle lane. Eh. So, they cannot give any objective for RSG, pero uy. Oy, lalaban. Kaso nagamit yung Rolling Thunder doon sa may baba kanina. Oo. I-clear nga lang rito si Xiaoyu ng creep wave. Malapit na nga yung Spirit Vessel, pero Medusa. Okay, gandang pick-up nito pagka nahuli nga nila. Kaso makunat. Hindi pa enough yung damage. Nandun pa yun ako. Uy, wala lumana. Lusive, ay. Hindi, may pang kaso na slow. Yari, right din kami from the Medusa, wala. Sakit. Mga susundan ni Xiaoyu. Mahirap to ha, Medusa nakakapag-farm. I mean, nakakapag-farm din ng maayos si Ken. Pero yun nga lang, this is still Medusa. Medusa is Medusa. Naka-max out yung split shot, yung snake. Okay. Uy, pwede patayin yun ha. Oo, nandun yung Maledict. Meron nga lang siya rito ang pink pole. Kunat. Tumama rin yung death ward. Ara, susustain lang ng Dragonite din eh. At saka pabusag na din pala yung top lane dati. Kaya pala pinipilit na din ni Exile Learn.
etong taas. Pero uy, as much as possible, gusto niyang mag-inipat si JG. Uy, inabot ng Dragon Tail. Ina natin. Uy! Ang ganda naman pag-aabang ng Pangolier din. Xiao Yu, okay. Gusto niya lumipat kasi si Xiao Yu nag-aabang doon. Uy, nabangan sa kanto. Oo. Sa kanto. Nako, 3K gold lead. Parang kanina, mas okay pa yung naging start ng UDB. Kasi pantay lang sila up to like 20 minutes eh. Pero this time, 3K gold lead agad for RSG. Siguro the power of Medusa din kasi na sobrang bilis mag-clear out ng ano eh, ng mga stacks eh. And yung in terms of level, I think si Medusa talaga yung mas magiging ahead. Ayun na nga, level 12. Solo niya lahat ng ano eh, ng stacks eh. Bilis niya pang mag-clear. Naku, JG! Naku! JG. Nakakita! Pero meron na ready na kagad dito yung backup. Ano ko pag nakakuha pa ng Harpy, itong si Roger, sa ulo? Mm-mm. Yung vision na pinoprovide ng Harpy na Jungle Creep, yung may take off? Oo, kasi meron siya. Lumilipad kasi! Visit sobrang OP nun. Ang kunat pa. Mm-mm. Tapos may skill pa, diba? Kaya yung take off, yung take off. Oo. Oy, oy, oy! Ikaw ha, kanina ka pa. Nag-bounce, kaso nga lang umilag kagad. Nabik yan. Kanina ka pa eh, makulit ka na eh. Showbond. Wala pala tong silence eh, no? Tapos napatay nila yung isang Ember Spirit kanina. Stroke kagad, no? Wala, hindi eh. Oy! Na Spirit of Mars. Kaso nga yung Rolling Thunder. Ken will go in, mga kaibigan. Tignan natin, nakabitan niya siya rito ng Spirit Vessel. Rolling Thunder again will hit yata itong Morphling. Papalik na rin yung IO. Yun lang. At least save. Good save by Lucify. Pero saan siya galing? Ah, sa Tamayo. Nirelocate niya yung Marcel. Oo. At ang sinama niya pa uwi, si Ken. Si Ken, no? Buti na lang kasi naka-vessel eh, itong si Xiao Yu eh. Pero meanwhile naman, MKS. Pamanta na ba ito? Wala pa siya nakukuha na objective. No? Siguro Ember, mababasag yata niya yung top lane. Maari. Wala naman nagde-depensa. Siguro doon. Shoutout nga pala kay Brian. Bagay po, no electricity kami sa buhon. Yun nga din yung sabi ng tropa ko dito sa nataga-bole. Bagyo kasi, di ba? Oo, sabi ba tumama? Parang Leyte. Sa Leyte. Nabasa ko lang sa ano. Keep safe kayo dyan, guys. Mm-mm. Keep safe, everyone. Even nga dito, makulimlim, di ba, daddy eh? Sobrang gloomy ng panahon, guys. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Makasin lang kayo. Pero yun nga, daddy, at least sabi mo dito, nabasa nga ni Ember Spirit yung top lane. Oh, eh, buti binigay ng RSG, no? Kasi, syempre, nasa mabasa sila eh. Yung top lane, ayaw mo din mabasag kasi nga ma-open up yung jungle nyo din kahit papano eh. Doon sa taas nga lang kayo. Pero, syempre, if you're Universe 1, hindi ka din mag-i-smoke tapos doon ka dadaan sa taas. Kasi, ang layo nga talaga layo. Ng, sobrang layo ng pupuntahan mo. So, kung gusto nyo, talagang dapat... Uy! Sakto sa pagtalo ng Pango, yung Spear of Mars. Yun! Pero patay pa rin yata. Oo, nandun yung Maledict. Sama mo na si Roger, oh. Sama nga si Bambi yata. Meron pa nga pala sila pang cancel ng TP. Uy, wala po Searing Chain yun. Or pero it's a no, na. Sabi ni Roger. It's a no, no. Ayan na, yung 3K gold lead. Nawala na nga parang bula. Nababa na, naging 1K. Yaman din ni ano eh, sumasabay si Ken sa Medusa, yun yung magandang news. Nangyari. Oo, for Universe 1. Oh, eto na nga, yung Blink Stun mga kaibigan, nilabot ng Spear of Mars, yung kanilang Grimstroke, gusto nga siyang isurvive ni Lucify with a sustain of the IO. Kaso nga lang, Save a Friend Syndrome, KJ. Damay IO. Oo, damay-damay na. Damay-damay na. Pero kailangan talagang hindi mamatay ng ganun-ganun na lang yung Ember. Pero what can he do? This is DK. Hindi mo nakita na mayroon ng na dagger yung DK? Kaya na ba yata nagpapakita sa Exiler? Parang kaka-debut pa lang. Kaka-debut pa lang. Nabigla. Oo, kasi kanina namamatay din si DK eh. So nabigla. Si Rupi daw may biling dagger na ba? Tingin ko, oo. Yaman niya eh. Mag-isa lang to, si MKS, oh. Ay! Yun lang. Ito ba may spear? Kaso nga lang natin yung Maledict. Here comes the relocate coming from the IO. +2. Oh, wala palang kasama rather yung IO. Medusa.
Wala na nga siya ritong mana, mga kaibigan. Let's see, here comes the backup. Coming from the side of RSG. Rolling Thunder, natatama doon sa may IO. Nandun na rin yung Dragon Tail Soul sa may Stroke of Fate. Tatlong skill, sapat na para mapatay yung IO. Side rito ng UDB. Arena of Mars, stopping itong mga member ng RSG to push forward. Pero nandun pa rin yung Dragon Tail. Eh, si Rupido makakalayo na. Manta style na, daddy. Eh, Manta style Dragon Lance. Dragon Lance itong si MKS. Napakabilis lang. At saka hindi pa nila na burst, no? Siguro for UDV, dapat hindi na nila din pinagpatuloy yung kanilang pag-chase dito kay Medusa. Especially na alam nila na yung main panghuli nila would be Mars na hindi tumama yung spear eh. So, dapat, boset na, no? Oo, boset na sila. So, pangit dapat hindi na nila hinabot. Uy! Sino? Oh. Inaraw-araw, ha? Oo, so, inaraw-araw nga. GG. Oo, gamit na gamit. Yung dragon, yung dagger nga rito ng Dragonite. Oh. Pero gaganti sila. Pero Dragonite na may double bracer. Tapos merong level 3 na Dragon Blood. Medyo mahirap. Nandun yung sunog coming from the fireball. Ayaw kumabit pero wala siyang relocate. Stun. Coming rin sa may Witch Doctor. Here comes the Soulbind. Mars at Ayaw. Kaso nakatayo yung Dragonite, rather lumilipad pala yung Dragonite doon sa may Death Ward. Nag-farm na lang siya. And Maledict will tick. Dami nagagawa ng Witch Doctor dito para makapatay. Stun. Roger dito, delikado rin yung kanyang buhay. Tapos nandun yung Hadouken ni Ken. Hadouken ni Ken eh, no? At least naman, nakakakuha sila ng return kill. Kasi syempre, ang hirap eh. Kapag, you know, Ember Spirit, napakahirap, daddy. Kung baga, no? Mas mayaman pa, etong si... Naabutan na siya ng Grimstroke. Oo, almost there. Grimstroke, ha? Paaganims na nga yung Grimstroke, eh. Talagang... Ano ba tingin mong kailangan ng item niya dito? Sino? Okay ba yung Sunshine Kaya? Si... Ember? Ember? Okay, okay naman siya kasi status resistance na din somewhat. And kaso then, yung burst, eh. Kaya, pampakuna... kaya pa rin siyang ma-burst? Oo, pero kailangan dito siguro kung ayaw mo talagang ano, mapatay Lincoln Spear. Kasi... Safe way, no? Oh, safest item na hindi ka talaga ma-initiatean, hindi ka na mahuhuli. Kasi palos ka naman na eh, kapag... sino na naman yun? Oy. Pero yung backline muna ang kanilang target, Xiaoyu. Oh, in-interrupt kaganyan nilang Rolling Thunder pero nakapagbitaw pa. Here comes the Arena of Mars. Huli yung dalawa. Kailangan nilang layuan ito si MKS because nagpop nga siya rito na Stone Gaze. Kaso Spirit Vessel has been put dito sa may Morphling Wave into the low ground. Ken dito aabutan. Kinopia pa nga niya rito yung Pango kaso may stun si Exilern. There's the Mystic Snake. Naku po mga kaibigan. Yung buhay nga rito ng Morphling is mawawala na. Tihi. Okay, he will stand up dun sa may Fireball. Sunog para kay Exilern. Here comes the Spear ni Rupido. Nandun yung slide. Inaabot pa nga mga kaibigan na itong Ember ng Dragon Tail plus the Spirit Vessel to burn down yung Ember Spirit and that's a double kill for MKS. Dalawang core? Okay. Iniisip ko kung itinakbo na lang na Ember Spirit, aabutan kaya siya. Tingin ko aabutan pa rin siya eh. Parang ang dali nilang patayin yung Ember, no? Oo. Sobrang dali nilang patayin. Sobrang lambot niya. Ang bilis niya lang ma-burst down. Kasi meron din Blink Dagger sa Exceler na eh. Even if tumakbo siguro yung Ember Spirit, mahuhuli pa rin siya. Pero with that slight of ease, parang mas napa-easy for RSG na mapitas etong si Ember. Kasi hindi siya naglapag ng ultimate bago siya nag-slight of ease para makapag-out siya eh. Or siguro iniisip niya na nandiyan naman si Lucify to sustain him. So, baka makaligtas pa siya. Baka? Baka lang naman. So, day easy. Roll up. Galing nga ng dodge niya na dun ah. Pero ganda ng ano. Mahirap talaga i-aim si Pango kapag meron na siyang roll up. Shard. Shard, oo. Roll up. Roll up, ultimate lang. Tapos wala na. Ligtas ka na. Ay. Kaso meron nga lang ano ha. Meron nga lang TP. Ito na nga paparating. There's the Soulbind. Buhay pa rin yung Grimstroke. Oh no! Here comes the Rolling Thunder. Hitting 2. Nakabitan pa nga ng Spirit Vessel yung IO, Dragonite. Kailangan niya munang i-address yung nagsusustain na hero doon sa may backline. Bubugahan na nga lang rito mga kaibigan. And Grimstroke, habing yung aga ni Scepter. Ngayon, 22 minutes? My God. Ano niya gagamitin? Some warp? Oh, some warping. Goods din yun eh, kasi para kang... Ano yung 6 versus 5 yung magiging laban dito. Usually, yung aganims ni... Tama ba pwedeng 7 versus 5 kung na soulbind?
Oo. Talagang matatali itong UDV. Pero, nako, nalulubog na naman yung UDV. Nalulubog nga. Yun nga yung nangyayari. Ganda sana ng witch doctor dito kasi nababurst daw nila yung ibang heroes ng RST. Yun nga lang, MKS dito. Payaman. Team Payaman. Medusa, uncontested. Talagang ang hirap lumaban. JG, medyo mahirap sa depensahan. Oo, kaso nga lang nandun yung ani. Summon skeletons eh. Re-skeletons rather. Nagbi-build up ng damage yung papatong-patong. Eh yung Medusa, kaya naman daw KJ. Oo. Umangat sa may high ground. Meron pa siyang sustain coming from the nature's attendance. Nandun pa nga yung mga alaga. Spear of Mars papatagalin. Pero ito na nga si Xiaoyu. Okay, nakapag-rolling thunder pero tumama doon sa may Morphling. So was doon sa may Witch Doctor. We Rubido. Nag-pop ng kanyang BKB pero there's the Stone Gaze. JG papasok. Pero inabot sila ng Soulbind. Nabind mga kaibigan yung Morphling and Ember Spirit. At Ember, mag-out. Nandun na naman yung bind ulit. At they will control itong Ember, Witch Doctor to fall. Apat yung patay. For the side of UDB. This might be the end, KJ. This might be the end, Daddy A. Napakahirap. Without BKB on this game, talagang Pangolier. Napakagulo. Kita mo yung ginawa niya doon, Daddy A. Nagtikutan niya lang. Nagtikutan lang niya. Tapos on point na pagkulong, hindi na nakapagbitaw ng mga skills yung kanilang Witch Doctor at si Mars. Long. Eh, pinapakol na lang nila yung UDV ng GG dito, Daddy. Or kahit hindi na magkol ng GG. Eh, sabi ni MKS. Tatapusin na nila. Oo, yung Aegis ko. Pwede pa sa laban sa talon. Oo. Pwede pa ilaban sa next team. Oo. Eh, dito, sobrang fresh. Talon, ang kailangan makalaban ng RSG dito sa Division 2, yung talon. Oo. Para malaman kung sino nga ba yung tunay. Sino ang tunay na champion. Napaka-basic lang. Daddy. So, di ba, yung bet natin, easy peasy. Wala, alam mo eh, ang galing nila mag-team fight nung RSG. Yan lang yung makikita ko. Tsaka alam nila kung kailan susuportahan yung gitna eh. Imagine mo as early pinanish as nila, 16. Pinanish nila yung Ember Spirit eh. Kawawa yung Ember eh. Siguro nakikita nung RSG na medyo ito yung parang weak lane eh. Oo. Si JG sa yung UDB. Yung weakness eh. No? So ipunish natin. So nung nagsimula doon, wala na eh. Doon na, hindi nakapagbigay yung Ember ng tempo na dapat. 0-9 nga si ano. Yun lang. Godlike, godlike pabaliktad pala. Oo. So, kawawa. Even 1-on-1 versus DK, sobrang nakita natin yung Lohyo last ng gap. Yung last hits and denies. So, sobrang napahirapan talaga si JG on this game. Can this have decent lane? Kung mapapansin natin kanina. Mayaman eh. Sabay siya sa Medusa eh. Mas mayaman siya kay Medusa. Actually, kanina. Mm-hmm. Nung early pa lang talaga. Pero yun nga lang, Medusa is still Medusa and then halos lahat ng lanes dito ng RSG maganda yung naging lane nila. Si Medusa kailangan niya lang level in order for him na makapag-clear out ng stacks and that would be the time na makakabawi siya. Pero that's it for our series number one. Uh-oh. Sobrang number one na yung RSG. Oo, number one dahil na. Dahil wala pa silang talo in terms of games. Games lang, hindi series ha. Oo. Series din wala. Oo, wala. Games malinis. Wala. Simula pa lang ng open qualifier. So, ayun, makikita natin. Hindi ko alam kung anong date na magkakatagpo sila ng talon. Pero ako, excited ako kasi fanboy tayo ng Dota. Magka-clash yung different. Dalawang malakas eh. Oo, dalawang malakas. Diba? Mahilig si Mikoto sa Storm. Mahilig din gumamit ng Medusa itong side ng MKS. Ay, ng Medusa itong side naman ng talon. Diba? Mm-mm. Sa Medusa, Storm ang specific na hero dun eh. Mm-mm. Habang dito naman sa RSG, you have yung Pangolier. SK, yan yung mas Xiaoyu Heroes. Pero yun na nga, hopefully nag-enjoy kayo sa ating series for today. Pero huwag kayong aalis guys dahil meron pa naman tayong next series na abangan nyo lang dito sa Kuya Nick's page. And so as for me and Daddy A, kami ay magpapaalam na and see you next series. But whatever you do, go for glory.